ngayon, Pangayuma. Sulat mo ang pangalan niya, ilagay mo dito sa kaligyan ng langis. Seahorse, gamot sa ika, asma, uho, kulang kuralit, pang kontra sa kulam, suwang, barang. Tungay ng usa, para kagat ng hayop, pang sipsip sa pamandal. Ng pagi, gamot, panakulaman. Pang-consensya, ginagamit ito ng mga albularyo sa kulam, gano'n, sa ngontra. Tapos yung puti, sa wish, birthday. Yung pink, para sa love light. Yung yellow, para sa malasang kanina. Yung blue, peace of mind. Yung green, sa peace of mind. Yung red, pasasalamat, para sa malasang. Pamantos sa mga espiritu, pamantos sa mga ulam, barang sa mga ulam. Ito di Diyos. Paamo, panggayo ka sa babae. Ito, third eye. Malayo sa aksidente, malayo sa pangano, dito sa pagkakaroon niya. Kung dito yung manggagamot. Ano ba ba? Makinukulang ito na lang. Bigot sa negosyo, shirt sa negosyo. Pagpalang kamay sa shirt. Tapos, ginagamit namin ito sa bahay para sa mga malas sa bahay. May mga dwindy itin ito nilagay sa bahay. Kaya sabit ka lang yun. Nagtataka kung bakit nagsisindi ng kandila kapag tayo nagdarasal. Ang tanong ng iba, para saan daw ba ang mga kandilang ito at ano ang bisa ng kanilang kapangyarihan? Sa aming pagsasaliksik, nagulat kami nang malaman namin ang kandila pala ay maihahalin tulad dito. Oo, cellphone. Dahil ang kandila ay isang instrumento sa ating pakikipag-usap sa may kapal. Ito kaya ay dahil sa paniniwalang ang usok na nagmula sa kandila ang siyang maghahatid ng ating mga mensahe papunta sa langit. Miss, yung mga kandilang binibenta nyo, yung mga itim na to, sinong mga bumibili? Para saan ba ito? Pang-consensya, ginagamit sa mga manggaga. Ng mga manggaga, mga albularyo, mga ganon. Pang-kontra lang. Eh yung mga... Sa wish. Ah, para kung gusto mong matupad yung mga wish. Itong pink naman. Sa love life. Ano naman ito? Aling Adelpha! Aling Adelpha! Bakit? Anong nangyari? Yung anak niyo. Anong nangyari kay Cesarina? Kinukulam na naman ho siya eh. Ano kinukulam pa? Paano? Anong nangyari? Kasi wala akong tigil yung labas ng ano eh. Wala akong tigil yung labas ng mga pulate. Saan lumalabas? Saan? Sa dalawang tenga niya yun. Aling Adelpha, handa ho kaming tumulong sa inyo. Tumulong ako. Kung gusto niyo putahan ho natin yung anak ninyo. Aling Adelpha, halika na ho. Kawawa naman ang anak niyo. Sige, Aling Susan, kayo na po. Bahala dyan. Sinabi ko naman kasi sa'yo, Marley, iingatan mo tong kaibigan mo. Hindi yung nagpapaakit ka ng lalaki sa bahay habang wala ako. Napadaan lang naman mo ako eh. Ayaw ka! Ayaw kita makita! Lumalas ka! Ayaw kita dito! Ayaw ka! Gusto mo, subukan natin to. Binigay sa akin ng nagtitinda ng kandila.
Kawawi, Monty. Hanip ang kandila natin, ha? Umi-effect. Mrs., baka gusto niyo hong daling yung anak ninyo sa kliniko para ho maobserbahan pa ho natin siya. Salamat, pero hindi kayo makakatulong sa anak ko. Specialista si Carmela. Sana mabigyan niyo siya ng pagkakataon na makatulong sa inyo. Uulitin ko, hindi siya ang makakatulong sa anak ko. Mahirap bang unawain yun? Eh, sino mo bang makakatulong sa anak niyo? Si Superman? Iisa lamang makakapagbigay lunas kay Sarina. Tanging si Warlito lamang. Ayoko sa kanya! Maawa kayo! Ayoko sa kanya! Ayoko sa kanya! Maawa kayo! Galit na galit siya doon sa Rolly ba yun? Sino ba yan? Boyfriend ba yun nung ano? Kinuulam? Ay hindi. Naliligaw pa lang. Yun ang chismis. Ikaw talaga? Pagdating sa chisms? Alam mo, isa pa. Bakit ganun ang naging reaksyon ni Sarina nung marinig niya yung pangalang Warlito? Yun nga, tinatanong ko nga si Linda Blair, si Sarina, kung bakit ganun lang ang takot niya kay Warlito. Eh kasi yung nanay, kulang lang pagtabuyan tayo eh. Kaya nga. Oh! Yung si Jack, oh! Sumunod yan dito! Idiligtay sa akin niya may hinahanap dito! Ano nga? Anting-anting! Eh, hindi ka naman naniniwala sa mga anting-anting eh! Corona, ibang klaseng anting-anting ito! Itong hinahanap ko, ito na ang ina ng mga anting-anting! Teka, teka, anting-anting ng ina? Ang saan yung Jack? Si Monty, kung magsalita, para nagmumura eh! Ina ng mga anting-anting. Oo na, sige-sige na. Pero para saan nga yung ina ng mga anting-anting? Eh, malalaman mo rin ito sa susunod. Teka, alam mo, hindi mo wala sa isip ko si Sarine. Naawa ko sa kanya. Naawa? Dead man na, no? Baka mamaya may imbiyan na pa sa atin yung mother. Tapos pahiram pa tayo ng anong tawag mo? Katas ng alupiang puti? Ew! Ayoko yun. Alam mo, Rona, pareho tayo ng pakiramdam eh. Alam mo, feeling ko talaga kailangan ni Selena yung tulong natin. Eh, ano bang magagawa natin? Balikan na lang natin yung mga vendors. Ipagtanong natin yung si Warlito, kung sino man yung tao yun. Oh, sige, sige. Mas mabuti pa, ganun ang gawin nyo. Tapos ako, hahanapin ko naman yung ina ng mga anting-anting. Ka na. Ha? Muna na kami. Oh, sige, sige. Anting-anting. Ah, anting-anting. Ayun na nga. Eh, saan ho ba namin mahahanap yung anting-anting? Eh, wala na yun ngayon dito. Bakit ho? Isang tao lang may alam kung merong ganong anting-anting. Si Elmo lang. Si Elmo? Saan ho namin ba makikita si Elmo? Matagal lang hindi nagpapakita dito. Baka umuwi na ng probinsya. Hindi na nga nagtitinda dito eh. Sige. Salamat to. Salamat na lang ho. Ayun na. Oh! Ano dyan? Kahit man lang ba yung anak nung ina ng anting-anting, nakita nyo? Wala nga eh. Oo nga pala kayo, kumusta yung lakad nyo? Nakita ba kayo sa mga taong ipinagtatanong nyo? Ay naku, walang may gusto magsalita. Lahat sila bilang natatakot tuwing naririnig nila yung pangalan ni Warlito. Eh, teka, nasan naman si Sophia at si Jigs? Baka mamaya sila na yung mga kulang. Bumili lang ng cell card. Sinabi ko nga sa kanila, huwag masyadong lumayo. Miss Rona, buti ko naabutan ko kayo dito. Oh, Marla, bakit? Anong problema? Ito, pinabibigay ni Sarina sulat sa inyo.
magkasama tayo, Carmela. Kailangan-kailangan ni Sarina ang tulong natin. Bakit? Ano ba nakalagay sa sulat? Si Aling Adelfa. May kinalaman siya sa nangyayari kay Sarina. Sarili niyang anak. Ba't niya gagawin yun? Eh, hindi ko nga po maintindihan kung bakit eh. Akala ko nung una nagbibiro lang si Sarina. Pero paulit-ulit niya sinasabi sa akin na kinukulang daw siya ni Aling Adelfa. Eh, tinanong mo ba siya kung bakit? Pag tinatanong ko yun, bigla na lang siyang tumatahimik. Natatakot. Parang may pumipigil sa dila niya eh. Parang gusto niya magsalita pero wala namang boses na lumalabas. Gaano na kayo katagal magkakilala ni Sarina? Magkababata kami. Kailan ba nagsimula yung ano, yung pangkukulang kanya? Ha? Alam niyo matagal nang ganyan si Sarina eh. Sa tuwing may ginagawa siya ng ayaw ng nanay niya, kinukulam siya. So parang parusa? Ano bang ginagawa niya ngayon na ayaw ng nanay niya, kaya kinukulam siya? Eh, yun na nga ang malabo eh. Rolly, sino ba yung Rolly? Bakit siya pinapalayas nung espiritu na sumapi kay Sarina? Kaibigan namin si Rolly. Hindi ko nga alam kung bakit sabi ni Warlito. Warlito? Hindi ba yung hinahanap ninyo? Kilala mo si Warlito? Alam mo, kung talagang concerned ka sa friend mo, makikipag-cooperate ka sa amin. Sasabihin mo sa amin kung ano yung nalalaman mo. Oo! Ayoko madamay dyan. Mahirap na. Ano bang kinakatakot mo sa Warlitong yan? Bakit pa sa lahat na lang ng taong pinagtanungan namin dito, ayaw magsalita? Bakit ba? Sino ba siya? Ano ba siya? Mangkukulang. Isa siyang makapangyarihang mangkukulang. Ayokong magalit siya sa akin. Ayokong pag-initan niya ako, baka kung anong maligno tumubo sa katawan ko. Awang-awa na ako sa nangyayari kay Sarina, Warlito. Hindi ba maaaring sa iba mo nalang ibaling ang pag-ibig mo? Marami na akong naitulong sa'yo, Adelfa. At yung isa lang ang hinihingi ko kapalit. Si Sarina lang. Kung ako lang ba masusunod eh. Kaso napakatigas talaga ng ulo ng batang yun. Si Sarina! Para nagsilbi ang likidong bagas na ito. Nangako ako sa'yo, Warlito. Gagawin ko ang lahat. Bigyan mo lang ako ng likidong wakas. Bakit hindi matanggap ng anak mo ang pag-ibig na inaalok ko sa kanya? Nagmamay-ari na ba ng kanyang puso? May lalaking malapit sa kanya. Sino? Rolly ang pangalan niya. Nagdala ko ng litrato niya dahil
alam kong kakailanganin mo. Bigay ito ni Rolly sa anak ko. Tuso ka talaga, Adelpha. Dito. Pero hindi ako papayag. Uunahan ko na siya at ipaghihiganti ko ang mga kaibigan ko. Ipaghihiganti kita, Rolly. Ito na ako sa Rina, ipaghihiganti ko kayo. Si Jack Veloria, pulis po ako. Chip. Wag mo akong arestuhin. Wala akong kaso. Naku po, huwag kayong mag-alala. Hindi ho ako nagpunta rito para manghuli. Meron lang po akong hinahanap si Mang Elmo Cordero po. Elmo? Cordero? Ako yun eh. Ano ba atin? Matagal ko na ho kayong hinahanap. Ang hirap niyo pong hagilapin ah. Mukhang... alam ko kung bakit. Bakit po? Dahil
dito. Pinakikilala ko sa'yo ang ina ng mga anting-anting. Matagal ko na hong hinahanap yan. Ngayon, nandito na kayo. Hinahanap ka rin niya. Ano hong ibig niyo sabihin? Ito na ang tamang panahon. Ipagkakatiwala ko sa'yo ang ina ng mga anting-anting. Ho, bakit ho? Dahil kakailanganin mo ito sa mga darating na araw. Para saan ho ba yan? At saka totoo ba yung balita? Isubo mo! Isubo mo para malaman mo ang bisa nito. Isubo mo! Pahiram ng baril mo. Oh? Basta! Kubarin mo ang jacket mo. Kubad! Taas ang kamay! Taas ang kamay! Mang Elmo, hold up po ba to? Magtiwala ka sa kapangyarihan ng ina ng mga anting-anting. Jack, ayoko pang mamatay. Pagmasdan mong mabuti ang sarili mo. Wala kang dugo. Tignan mo. Galinga! Wala! Wala yan. Hindi pa yan ang tunay na kapangyarihan ng ina ng mga anting-anting. Masusubukan mo rin. Salamat po. Okay, pero masakit na konti. Bilib na talaga ako sa inyo, Mang El. Ikaw at ang iyong sandata ay kayang pataubin ang kapangyarihan ni Warlito. Nagkakamali ka, Marla.
sapagkat ang kapangyarihan ko'y walang kapantay! Kaya kung gusto nga, ay huwag mo akong kinakalaban! Sali ba'y kumunti ka sa akin? Makinig ka sa aking mga dilim. Sumunod ka sa aking salita. Tuparin mo ang aking mga utos. At hindi ka magsisisi. Dahil ikaw ay mabibiyayaan din ang aking kapangyarihan. Mga Brad, pwede ba magtanong? May nakita ba kayong taong lumabas sa bahay na to? Oho, di ba kayo? Eh, siyempre, bukod sa akin. Eh, wala ho. Wala naman tong tao sa bahay na yan eh. Eh, anong wala? Eh, kanina lang kausap ko yung Mang Elmo eh. Baka ho nagkakamali ho kayo. Hindi si Mang Elmo yun. Dahil si Mang Elmo, eh, ilang taon na hong patay yun eh. Kami yung mga nagpunta dito ng isang araw. Kinakamusta ka lang namin. Tungkol dun sa sulat na binigay mo sa akin. Tsaka nakikiramay na rin kami dun sa nangyari dun sa kaibigan mo si Rolly. Pasok kayo. Anong kailangan nyo? Gusto lang namin malaman kung meron mo kayong alam tungkol dun sa nangyari kay Rolly. Bakit ano nangyari sa kanya? Ay, naku, nakulam ho. Eh, sobrang kulam yung bangkay niya. Dadali na sa probinsya. Ah, ganun ba? O kawawa naman siya. Eh, kaso wala naman kaming nalalaman tungkol dun sa nangyari kay Rolly eh. Sige, makakalis na kayo. Nay, parang awa niyo na. Gusto kong makita si Rolly. Pwede ba? Ginugulo nilang kasing isip ng anak ko eh. Sa lahat ng ayaw ko, yung mga tao nakikailan sa mga bagay na hindi na dapat nilang pakialaman. Tumutulong lang ho, Madir. Sabi ko sa inyo, magtatabuyan tayo. Pero teka, pag nasampano ng kaso nangyari kay Rolly, mapipilitan kayong magbigay ng pahayag bukod sa inyong nalalaman. E di magsampa kayo ng kaso. Anong kaso isasampa nyo sa korte, ha? Kulam? At kailan pa naging illegal ang pagkukulam? Sige, lumayas na kayo! Ano ba? Layas na! At itong basong to, ito ang ininuman ng babaeng parang may pugad sa ulo. Ito naman ang litrato ng doktor na gustong tumingin kay Zarina. At ito. Ito ang mga hibla ng buhok niya. Masunurin kang alagad. Magaling ka. Magaling din ang inilagay ko sa iyong katawan. Ang pulbos na nanggaling sa paru-parong nakakabulat. Kaya mailap ang paningin ng mga tao sa iyo. Mahirap kalabanin ang mangkukulam. Kaya umiskip na tayo dito. Pero Ana, kayo na kaya muna magbanayo. Medyo masakit kasi yung ulo ko eh. Oo, sige. Teka, mapo ka na sa loob. Mabuti pa nga. Ari! Monty! Monty? Teka, sumasakit yung ulo ko! Monty! Yung ulo ko, sakit! Rona, sakit! Tulungan niyo ako! Parang ganito yung nangyayari doon kay ano? Yung kay ulo ko, sakit! Halika na! Huwagan na lang natin si Jack, tapos puntahan na lang natin si Marlito! Halika na! Halika nga natin, hahanapin yung Marlitong yun! Bumalik ka rito! Sarina! Bumalik ka rito!
Grabe! Hindi ko talaga maintindihan. Sumusulpot na lang siya tapos biglang nawawala. Ganyan talaga ang kulam. Matagal ko lang dinaranas yan sa kamay ni Warlito. Eh bakit ka kasi pinagpipilitan ng nanay mo dyan kay Warlito? Dahil ang nanay ko ay kampo naman kukulam na yan. Di ko naman siya talaga tunay na ina eh. Madrasta ko lang siya. Nung umatay yung tatay ko, dun lumabas ang tunay niyang kulay. Tapos ngayon, kapalit ng kapangyarihang itim na nakukuha niya kay Warlito, akong kanyang piniprenda. Pamela? Pamela? Oh my gosh! Iisa-isahin ba tayo? Siyang labanan. Si Monty, sumakit ng sobra yung ulo. Tapos si Carmela... Tama na. Huwag kayong mag-alala. Kasi nasa akin na yung ina ng mga anting-anting. Pero Jack, masyado malakas ang kapangyarihan ni Warlito. Saan nagsama ka ng mga katropa mo? Hindi na kailangan. Alam mo, hihigupin ang ina ng mga anting-anting ang lahat ng kapangyarihan yan. Sarina, samahan mo ako. Orona, ikaw nang bahala sa kanila. Sige Jack, mag-ingat kayo. Marla, anong ginagawa mo dito? Ako ang dapat magtanong niyan. Anong ginagawa niyo dito? Marla, hindi mo ba ako nakikilala? Ako si Zarina. Sagutin mo ang tanong ko. Anong ginagawa niyo dito? Punta kami rito para hanapin si Warlito. Nasaan siya? Wala siya rito. Umalis! Gamit ng black magic para maghasik ng kasamaan! Bakit? Sino ka para utusan ako? Masyado ka lang maraming dinadamay! Pero kahit anong gawin mo, hindi ako mapapasayo! Tumahimik ka, Sarina! Ikaw ang tumahimik! Dahil sawang-sawa na ako sa pagsunod sa mga utos mo!
Simulat sa Paul, hindi mo ako tinuring na isang anak. Walang hiya ka. Hindi na kailangan. Anching-anching mo sa ako. Sige na. Bye, Jack! Bye, Jack! Bye, Jack! Sige, bye-bye! Bye-bye! Nako, nagpakahirap ka nang makipaglaban sa mga super mangkukulam eh. Ni Anggi ng Halik, wala. Mahina ka kasi! Mang Elmo? Huwag kang matakot, Jack. Magpapasalamat lamang naman ako dahil sa pagkakaligtas mo sa anak ko si Sarina. Tatay kayo ni Sarina? At sa wakas, nang dahil sa inyo, nakalaya na rin si Sarina, kina Adelpa at Warlito.
Hindi ho ba dahil sa inyo at saka sa ina ng anting-anting? Anong ina ng anting-anting? Wala namang ganun eh. Hindi totoo yun. Ano ibig niyo sabihin? Ang lahat ng ipinakita mong kapangyarihan dyan ay hindi galing sa anting-anting, kundi dahil na rin sa sarili mong tapang. Naniwala ka kasi na may bisa ang anting-anting mo. Pero tingnan mo, iluwa mo kung ano ang isinubok. Siyo ito ah! Gawin mong Diyos! Mainam sa sipon yan! Salamat ulit, Jack! Wala ka naman o. Alam ko pa naman, Superman na ako. Thank you.